Sa kanyang pagdalo sa conference ng mga malalaking shipping company Lunes ng umaga sa Pasay City, binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kailangang lalong iangat ang edukasyon at pagsasanay ng mga Pinoy seafarer. Ito ay para masiguro na handa sila sa nalalapit na malalaking pagbabago sa global shipping industry dahil sa patuloy na modernisasyong digitalization at automation, pati na ang pag-transition sa paggamit nila ng sustainable fuel. To facilitate this shift, there is a need for the shipping industry to adapt and integrate new developments into their fleets, starting with the retooling of existing ships and the building of newer and more modern ships equipped with these new technologies. Of course, another central part of this change necessarily includes investing in a highly qualified and well-trained workforce. Ayon sa International Chamber of Shipping, pagsapit ng dekada 2030s, nasa 800,000 na seafarer ang mangangailangan ng dagdag na training para hawakan ang mga bagong teknolohiya at fuels na ito. Dahil dito, muling giniit ng Pangulo sa CHED at Marina na makipag-ugnayan sa shipping industry para sa reskilling at upskilling ng mga Pinoy seafarer. Hinimok rin niya ang mga sektor na magtulungan sa paghahanap ng mga estratehiya para matugunan ang requirement ng industriya na inaasang mas lalaki pa pagsapit ng 2050. 2050 may sound distant for now, but in the language of the seas, it will arrive in almost a heartbeat. Thus, it is vital that we now embark on a long-term, tangible, and sustainable effort that will address the many demands of the maritime sector in the years to come. Inanunsyo naman ni Transportation Secretary Jaime Bautista na nakatakdang magbigay ang European Maritime Safety Agency o EMSA ng 4 million euro sa pamahalaan para mapalakas ang education at training ng mga Pinoy seafarers. Next week, we have a team from the maritime sector that will meet with EMSA in Brussels, no, para pag-usapan tong tulong na ito, no, kung paano natin mapapakinabangan, no, and maipagpatuloy yung magandang training, no, para we continue to conform to the STCW standards. Samantala, pinangunahan naman ng Pangulo kaninang hapon ang pagdiriwang ng Philippine Environment Month, Philippine Arbor Day at 160th anibersaryo ng Philippine Forestry Service. Hinimok ng Pangulo ang gobyerno at publiko na protektahan at mapanatili ang limitadong forest cover ng bansa sa kabila ng banta ng climate change. The benefits that will come not only to our effort to be part of the solution to the effects of climate change, but also because Filipinos are the most vulnerable to climate change that we have. And what is the answer to this problem? The answer to this problem is our forest land. Lumahok rin ang Pangulo sa isang tree planting activity kung saan itinanim niya ang isang seedling ng mulave na kilala sa pagiging matibay at nakakapag-adapt sa iba't ibang uri ng kondisyon. Ayon sa DNR, mainam ang mulave para sa reforestation dahil mabilis itong lumaki. Malalim din ang tubo ng mga ugat nito na magandang panlaban sa soil erosion. Pia Gutierrez, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,